Isang malungkot na balita para sa mga NBA fans ng 2010s. This 2024 Paris Olympics nga ang magiging last appearance ni LeBron James, Kevin Durant at Stephen Curry para sa Team USA. Kaya nga nagsama-sama na ang tatlong NBA legends na ito para subukang manalo ng gintong medalya para sa kanilang bansa for the last time sa kanilang career. Si LeBron Goat Fam ay turning 40 years old na, kaya't siguradong ito na ang last Olympics niya sa kanyang karera. James started as a rookie noong 2004 kung saan bronze medal lamang ang nakuha nila losing to Argentina sa semifinals. Bron would join again sa 2008 Redeem Team kung saan together with Kobe ay pinangunahan nila ang USA para makaginto, defeating Spain in the process. LeBron's last appearance para sa blue, red and white ay noong 2012 London Olympics kung saan nag-cruise pass lang sila sa kompetisyon upang maiuwi niya ang kanyang ikalawang gintong medalya para sa Team USA. LeBron has a career averages of 11.4 points, 4 rebounds and 3.7 assists para sa Team USA sa Olympics. And at 39 years old nga, ay siya pa rin ang tila tumatayong best player ng US leading them sa mga tune-up games nila against South Sudan, Germany at Canada. Safe to say na nakikita na natin ang last dance ni LBJ for the US at enjoyin natin ang bawat laro ng isang King James sa 2024 Paris Olympics. For Curry, ito nga ang first appearance niya for Team USA sa Olympics. Alam naman natin na medyo natagalan bago naging superstar ang player na ito sa NBA, kaya't understandable na ngayon lang siya nakasama sa Olympics. Noong 2014, ang official last appearance ni Curry para sa USA sa World Cup, kung saan nanalo rin sila ng gintong medalya sa Spain. Decorated na ang resume ng isang Chef Curry Goat Fam. Meron na siyang 4 na NBA championships, 2 season MVPs, at 1 finals MVP award. Ang kukumpleto nga sa kanyang accolades ay ang gintong medalya sa pinakaprestiyosong tournament sa laro ng basketball, ang Basketball at the Summer Olympics. Sa mga tune-up games pa lang ay kitang-kita na natin ang gigil at tuwa ni Steph para maglaro sa Team USA. He had great outings kontra Canada at Serbia, at together with Bron ay makikita natin na sobrang taas ng chemistry ni Curry sa kanyang mga teammates. Steph will be a problem sa international scene dahil sa kanyang 3-point shooting. Tandaan natin na ang 3 sa FIBA ay mas malapit nga compared sa NBA. Kaya't asahan natin na magpapaulan talaga ng 3 si Chef Curry. He is 36 years old as of the moment, kaya naman ito na talaga ang last Olympic Games ng Warriors guard na ito. Ang leading scorer ng men's basketball team ng USA ay si Slim Reaper Kevin Durant para sa Olympics. Naglaro siya para sa US sa 3 Olympic tournaments noong 2012, 2016 at 2020. And just like that ay naungusan niya na si Carmelo Anthony as the number 1 scorer ng USA with 435 career points. At 36 years old ay inaasahang ito na rin ang last Summer Olympics ni KD sa kanyang buong karera. KD has an average of 20.6 points, 5.6 rebounds and 2.8 assists per game para sa USA sa mga FIBA tournaments. Wala ngang NBA player ang mas nag-translate ang laruan sa FIBA other than Kevin Durant. His length at 6'10 kasi ay grabe ang laruan ng player na ito. He can shoot from anywhere on the court, kayang mag-dribble ng bola, at kaya ring dumipensa from the guards to the big man ng kalaban. In that sense ay masasabi nating si KD ang perfect international player ng Team USA. Sa ngayon ay merong calf injury si Durant, kaya't hindi natin siya nakita sa mga tune-up games. Subalit on track naman siyang makabalik sa tournament habang sila ay nasa preliminary games pa lamang. He is now practicing with the team, kaya't abangan natin Goat Fam ang last hurra ng isang Kevin Durant sa international basketball para sa Team USA sa 2024 Summer Olympics.